Kumusta po kayong lahat mga kalakwatsa? At bilang pagtatapos ng taon, syempre hindi mawawala ito pong mga firecrackers. Kahit tapos sabihin na bawal magpaputok, huwag magpaputok, pero syempre, ugali po nating Pinoy na pagpapasok po ang bagong taon ay talaga namang marami po yung bumibili nito po mga paputok bilang pag-welcome sa susunod na taon. At inyo po nakikita ito pong iba't ibang klase ng paputok. Ayan po yung mga binibenta ngayon dito po sa Iriga City. Sige na kuya! Ma'am, Merry Christmas! Hi kuya! Siya mismo yung gumagawa. Mahirap bang gumawa niyan, kuya? Nilalagay lang po yung ano, yung para mas mura yung pagbili. Ah, sige. Magkano isa niyan? 20 po. 20. Ah, sige. Thank you. Good luck. Pwede na pang regalo, may mga ano na, gift card. Meron na oh, lalagyan na lang ng pangalan. No smoking, no testing ang fireworks. Dito nga po sila mga kalakwatsa nakahilera. Dito lang po yan sa Barangay San Nicolas, Iriga City, sa Old Field Tranco Terminal. Ayan po ang dami oh. Mamimili lang kayo kung ano po yung pwede nating mabili dito. Pero syempre dapat maging maingat kasi alam nyo naman mga firecrackers po ito. Eh talaga namang iba yung pag-iingat. Lalo na po dun po sa part ng mga bata, dapat i-guide po ng kanilang mga magulang para iwas aksidente. Ito po yung presidente ng Iriga Fireworks Association. Kailan pa po yung asosasyon nyo? Ngayon lang po taon po. Ngayon lang na taon. Ba't niyo po naisipan na bumuo ng asosasyon ganito? Hindi, kasi pag taon-taon kami naglalakad ng permit, medyo pa isa-isa po kami. Pero kung may asosasyon po, isahan lang yung nagsasubmit ng permit po kahit sa Sidol tsaka sa Kampula po. Ah, okay. Yun ang naisip namin. Sa asosasyon, ilan kayo lahat? 16 po. Lahat taga-Iriga? Opo. Kayo yung presidente? Opo. Opo. Kailan kayo nag-start dito? 23 po. 23? Opo. Hanggang? 31 po. Ah, sige. Kumusta po yung bentahan ng mga paputok? Ay, sa ngayon po, medyo matumal pa po kasi yung panahon natin medyo maulan. Kaya po, medyo mahina pa yung bentahan. Opo. Ah, saan galing yung mga paputok nyo? Yung iba po, galing lang Bulacan. Bulacan? Opo. Hindi pa delikado kasi maulan, baka mabasa, pwede mag-spark. Yun po nga ang iniingatan namin. Kaya po, kung minsan nilalagyan namin ng trapal, kung masyadong malakas yung ulan, tapos yung net nilalagay namin, tsaka yung plastic. Opo. Ano po ba yung pinakamabenta sa lahat ng binibenta niyong firecracker? Ito pong mabuhay, itong Roman Candle. Alin dito yung mabuhay? Ito yung mabuhay. Magkano po yung mabuhay? Ito sparklers. Opo, sparkler. Pambata eh, mahilig ako nito nung bata ako. Magkano yung isang balot o isang piraso? Isang piraso po, 10. 10 pesos. Opo. Isang piraso, 10. Yung laman niya, yung isang ilan? 12 po. 12. Kung ito lahat, magkano? 100 po. 100. Sige. Pero ilang seconds lang. Ala na, tapos na. Ito po magkano?
Ito po, ganito po. 400 po yung 10 balot. 10 balot, 400. Oo. At saka yung, eto, usong-uso to sa lahat ng okasyon. Itong quitis, magkano? Ito pong quitis, ito yung gawa ng nabwa. Oo. 25 po yung isa na ang binda. 25. Opo. Yung gawa ng Bulacan, yung binda namin, 20. Kasi tumaas po yung presyo ngayon. Halos doble po yung presyo, tumaas po. Okay. Ano kay ba ng gawa ng nabwa at gawa ng Bulacan? Medyo malakas ng konti yung gawa ng Bulacan. Gawa ng? Gawa ng nabwa. Nabwa. O, yung so, putok po niya. Sige. Masakas. Talagang pag Bicolano, ayan, Uragon. Uragon talaga. So, yan yung pinakamabenta. Opo. Itong tinatawag na, ano nga ito, Mabuhay? Mabuhay, 5 colors po yan. 5 colors. Opo. 5 colors, yan yung Mabuhay. At saka, ito, anong tawag dyan? Mabuhay. Mabuhay din, medyo maliit siya. Magkano sa ganyan? Ito po, 75. 75. At ito, ano to? Ito yung tinatawag kong walis tingting, minsan buhok ni Lula. Oh, ganun. Ilan ba lahat yung laman nito? 300 pieces po. Magkano to? Pag ganito po, 600 po. Ay, 600. O, ganun. So, depende na kung anong gusto. Opo. Pero pambata talaga ito, sparklers. Opo. Kahit po itong buhok ni Lula, mga pambata. Mga pambata. Ah, ganun. Kasi ginaganon lang naman po ito eh. Oo. Marami yung pinagbabawal na paputok. Wala marami kayo? Po, pero wala po kami. Oo. Kagaya ng Piccolo. Tapos yung mga lalaki po na sobra po sa 0.2 grams, bawal po yun. Bawal. Kaya yun ang sinasabi ko nga sa mga kasamahan ko. Huwag kayong kumuha ng bawal para hindi tayo naano ng mga pulis. Yung hindi bawal, ito po yung hindi bawal. Eto, lahat yan hindi bawal. Hindi po yan bawal. Ang ano po ng fire safety po ng Bureau of Fire Protection. Yung number one po, fire extinguisher. Then sunod po yung water, yung bye-bye, tapos yung net, at saka yung no smoking signboard. Yung lima po yun ang number one na requirement sa amin. Tapos yung safety ng pagtitinda namin po. At lagi nga pong bumibisita po dito, nag-iikot yung mga taga Bureau of Fire Protection para naman at least ma-monitor nila ito pong mga nagbebenta ng mga paputok dito sa Iriga. Hi kuya, taga saan ka po? Baaw po. Ah, taga Baaw. So dito ka pa talaga bibili ng paputok. Ano po yung choice niyong bilhin? Pang ano lang po, pang bata lang. Ah, pang bata. Pang matanda, wala. Hindi na. Ano kuya, yan na po yung napili mo. Tama na po. Ayan. May anong tawag dyan? Ano po kasi yun eh, bago yan sa amin. Ah, bago. Hindi ko pa po alam kung anong tawag. Ito ako yung ano niya eh. Tini Winnie. Magkano yan? 30 po yung isa, and then yung ganito, 300. 300. Yan yung napili ni kuya. Okay. Una-una po sa lahat, ang lahat ng nagtitinda dyan ay compliance po sila ng fire safety inspection certificate at pinapautok po ng Bureau of Fire Protection sa lahat na nagtitinda. At kaya po ngayon, compliance po sila. Gaya ng dapat bago sila magtinda, meron silang no smoking sign, no testing, and may need ang kasaysayan ang kanilang tindahan, at meron po silang fire extinguisher if necessary, kailangan po 'yan para in case merong mag-spark diyan o pagsimula ng appointment. Palagi po kami nag-iikot para ma-ensure natin or masigurado natin na talagang compliance sila from time to time up to from 21 up to 31 habang may tinda pa dyan ay talagang pinupuntahan natin para makasigurado tayo na walang ma-accident yung tao, walang ma-injured o ano pa man na ikakaano ng mga tao. So ngayon, maulan-ulan ngayon, pinagsisimulan ng sunog. Actually, itong mga Christmas decor, gamitin natin ng tama. Alimbawa, pang indoor siya, gamitin natin sa pang indoor. Pero yung pang outdoor, yun din ang gamitin natin pang indoor. And siguraduhin po natin na kung mapapwede,
yung nabili natin na Christmas decor is meron pong ano, meron pong ICC. Tingnan natin yung ano, ICC sticker or kaya PNS, yung Philippine National Standard. And tingnan din natin yung ano, yung mga wiring nila, baka yung insulator, baka kung may bakbak na makatama doon sa may mga itak o bakal, baka pagsimulan ng sunog kasi dyan nagsisimula yung spark. And pangalawa, sa mga ano naman, sa mga gustong umalis sa bahay, unplug po nila yung mga electrical appliances na pwedeng pagsimulan ng sunog. Mga kalakwatsa, nasa atin po mga kamay kung paano po tayo magiging ligtas sa paggamit ng mga paputok. Siyempre, hindi maiwasan kasi po ugali po ng Pinoy ang magpaputok, lalo na po pagpapasok o sasalubungin ang bagong taon. Shout nga pala kay Renz Abrera, kay Rovic Abrera, siguro magkapatid sila. At kay Ekay Sergio dyan sa Toti Store sa Market Site, Iriga City. Ay, magkano sa Torotot? Ha? 100! Eto na lang, maingay! 100 po yung isa nito.